Okay, good afternoon po mga parts. So ngayon ay papunta kami ng Dipolog. Gamit natin tong Honda Beat 110. So, ayan. So, scooter gaming tayo mga parts. Suot muna tayo ng gloves. So, pag-usapan natin ngayon mga parts itong Honda Beat 110 na dala ko. Ayan. Pero, bago ang lahat, ipasok muna natin yung intro. Alright. Suot muna tayo ng gloves. Ay. So kasama ko si partner ngayon, ayan. Pupunta kami ng Dipolog dahil meron kaming importanteng pupuntahan. Shucks to go. Ayan na naman. Meron kaming importanteng pupuntahan dahil yung laptop na binili namin ay medyo mayroong problema. Wait lang. Okay. Pagasta, Mai. Pagasta. Alright. Scooter gaming tayo. Gamit natin ay Honda Beat 110. Ito po hindi kombi. Isang ano lang to, normal. Normal na nila lang. Pagas muna tayo mga parts dahil it's already 2 bars. Bago? Ah, okay, okay. Abot pa ni. So sa bago lang kami magpapagas dun sa Minodo. Dahil napakamahal na po ng ano, ng gasolina ngayon kapag nasa gasoline station ka talaga. So ayan. 2 bars na lang po yung natira sa ating gas gauge mga parts. So review lang natin tong motor na to. Ito po yung pagmamayari ng aking partner. We decided to buy this one dahil medyo mahal kapag R3 yung ginagamit namin pang daily riding. So ito yung nagustuhan ng partner ko dahil handy, maliit, tsaka sulit, hindi matakaw sa gasolina. Ayan. So nabili po ito ni partner noong November 23, 2021. So bali 7 months na po ito sa aming kamay. Pero ngayon ko lang po na-introduce sa inyo. So ito po yung bagong alaga namin. Anong pangalan, Mai? Ayan. Pinangalanan ng aking partner na si Gigi. Talagang sinadya naming bilhin to mga parts dahil sa mahal ng gasolina at saka grabe ang gastos kapag R3 yung gamit namin mga parts. Hindi pwede pang daily ride yun. So we decided to buy this small bike para meron kaming pang pamalengke. So in terms of handling mga parts, lusot muna tayo. Kamoti on mode. So in terms of handling, napaka gaan niya. At saka of course maliit kasi, so kapag may mga lubak-lubak sa daanan, talagang madali siyang nagre-react. And in terms of gas consumption, napakatipid nitong motor na to mga parts. Kaya sulit to pang ano, pang daily ride, pambili ng mga bagay-bagay sa market. Pwedeng-pwede to mga parts. Hindi kayo magsisisi. Any kinds of scooter, as long as that is a small scooter, good for daily riding, okay na yan mga parts, as long as makakatipid kayo sa gasolina. So yung R3 ko ay pang long ride lang namin yun mga parts, at saka pang chill ride. So pag ano lang, okasyon. So ito yung ano, pang rigid. Pwedeng lagyan ng ano, ng bigas dito, ayan. Pang ekonomiya to mga parts. Ang mga magagandang features sa motor na to ay first thing, napakalambot ng suspension. Then matipid. Ano pa ba?
In terms of handling, napaka-comfortable. Sa throttle naman niya, response, okay. Ang kanyang panel gauge, makikita nyo, digital yung ano, yung fuel gauge. But yung ano, yung speed meter ay hindi digital. May indicator kapag naka-economy, yung hindi ka masyadong bumibirit, yan, naka-green light yan. Pero kapag bumibirit ka ng sobra, ay mawawala po yung eco niya. Meron din siyang left and right indicator at saka high beam light indicator. At ang takbo po nito mga parts na i-top speed ko po ito sa speed na 95 kilometers per hour. Ayan. Yan yung ano, normal top speed niya mga parts. May paminsan-minsan umabot ako sa 100, but usually 95 kilometers per hour lang yung tinakbo niya. That is the top speed. Alright. Ouch. So dito tayo magpapagas mga parts. Sandali. Ewan ko, baka 3 liters to. Ayan. Tapos na tayo nagpagas mga parts. So, tutuloy na tayo papuntang Dipolog. So hanggang dito na lang po mga parts. Thank you for watching and do not forget po to like and subscribe my YouTube channel and also to follow my Facebook page. The same name lang po mga parts. Kung ano yung nasa YouTube ko, yan po ang name ng aking page sa Facebook. So ayan, God bless po sa lahat. Stay safe always. This is Sir Red. Peace out.